Good day mga apro-tambay! Welcome nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins ng Stock Tambay. In this video, pag-usapan natin kung paano ba mag-sign up or gumawa ng Binance account. Okay? Let's go! Okay mga apro-tambay, no? Ang video na to is dedicated para sa mga kapro-tambay na wala pang Binance account. Okay, ang unang-una nyo pong gagawin kapag natapos nyo po ang video na to is tingnan ang aking referral code sa description. Okay? Ang gagawin nyo lang po, ikiklik nyo lang po itong maliit na arrow. Okay? Para mapunta tayo sa description. Then, dito po sa description, nag-ready na po ako ng referral link ng Binance. Ikiklik nyo lang po yan. Okay? Click natin. Then, mapupunta po tayo sa pinaka-landing page. Dito po, pag nandito na po kayo, makakita po tayo ng sign up through email or sign up through mobile. Pero mas maganda po muna kung ang ilalagay natin dyan is email. Kung wala pa po kayong email, pwede po kayong gumawa muna ng email. Then balik lang po kayo. Then ilagay nyo lang po ang inyong email kung meron na po kayo. Then dito sa password, ang ilalagay nyo po dyan is gagawa po kayo ng password para sa Binance account ninyo po. Doon sa password, haluan nyo lang po ng numbers. Then haluan nyo po ng capital letter, kahit isa lang po. Then dito po, nandyan na po ang aking referral code. Then click create account. Dahil mga pro tambay, no, dahil nag-sign up po kayo sa aking referral link gamit ang aking referral code, makakakuha po kayo ng 20% discount. Discounted po ang lahat ng inyong transaction fee sa Binance. Okay, congratulations po. Then ang next step po natin is pupunta po kayo sa Play Store. Ida-download nyo po ang apps ni Binance. Okay? Then nandito na po ngayon tayo sa Binance Mobile Apps. Okay mga apro-tambay, no? Dahil sa meron na kayong account, then nandito na po tayo sa Binance Mobile Apps. Ang pinaka-next na dapat natin gawin is i-verify ang ating account. Okay? Andito po tayo ngayon sa Binance homepage. Ito po yung pinaka-homepage ng inyong mobile apps. Para ma-verified natin ang ating account, click lang po natin itong nasa upper left. Itong icon, no? Yan yung pinaka-profile settings natin. Then, pag-click nyo po, dito nakalagay po dito ang inyong email. Then, dito po, sa inyo po, meron dyang color red na ang nakalagay is verify. Okay? Ang gagawin nyo lang po is i-click nyo lang po yun. Okay? Then, dito po, makakita tayo ng tinatawag na basic verification at saka intermediate verification. Then, ang gagawin nyo lang po, sasagutan nyo po itong basic. Dito sa basic, personal information lang po yan. Madali lang po. Then, automatic, mabiverified po kayo. Pagkatapos nyo po, ang gagawin nyo lang po, ito po, slide nyo lang po yan. Slide. Para makita natin ang tinatawag na intermediate verification. Diyan sa intermediate verification, hihingian po kayo dyan ng valid ID. Okay? Ang pinaka-suggested ko po na valid ID is driver's license. Kung wala po kayong driver license, pwede naman po yung tinatawag na UMID or SSS ID. Kasi within 2 minutes lang po, na-verify po ang ating account. Kung wala po kayong ganong ID, sige po, pasa lang po kayo ng mga kahit anong valid ID. Pero hindi ko lang po alam kung gano'ng katagal siya bago ma-verify. After po nun, kung magpapasa po kayo ng ID, dapat po yung ID is walang light reflection or walang sinag ng liwanag para madali siyang ma-approve. Then ang next po nun is magkakaroon po kayo dyan ng selfie. Magpipicture po kayo dyan, kailangan wala po kayong sombrero or wala po kayong salamin. Then ang sunod po nun, yung facial recognition. Okay? Igagalaw-galaw nyo lang po yung mukha nyo doon. Then, pag okay na po, within 2 minutes po, mabiverify po ang inyong account. Ang next po natin, mga pro-tambay, no? Kiklik po natin itong tinatawag na settings. Okay? Yan sa baba. Click natin settings. Then, pag nasa settings na po kayo, punta lang po kayo dito sa payment currency. Yan. I-click nyo lang po dyan is PHP. Okay? Kasi naka-default po yan sa dollars. Kung PHP na po yung nakalagay dyan, mas maganda. Ito, click nyo tong currency. Currency, tsaka payment currency. Yan, gawin nyo lang pong PHP yan. Then, click natin yung back. Then, ang next na po natin gagawin, mga pro-tambay, is i-click itong security. Okay?
click natin itong security. Diyan po sa security, kailangan po magkaroon ng check tong SMS authentication. Bali, ibabind po natin ang ating mga cellphone number dito sa inyong Binance account. I-click nyo lang po yan, then lalagay nyo po yung cellphone number nyo, then send code. May magpapadala po sa inyo ng code, then itatype nyo lang po dyan sa Binance Mobile Apps kung ano po yung code na yon para ma-activate or mabind natin ang inyong mobile apps sa inyong Binance account. Kailangan po color green check ang SMS at saka color green check ang email authentication. Okay? Okay, back tayo mga protambay. Next, mga protambay, dito po, baka magkaiba po tayo mga protambay, no? Baka hindi ganito yung lumalabas sa inyong Binance Mobile Apps. Ang ibig sabihin, naka-Binance Lite po kayo. Kailangan po, ang tawag po dito is Binance Pro. Balik po tayo sa settings. Yan, dito po makikita yung pinaka Binance Lite or Binance Pro. Ang gagawin nyo lang po, i-uncheck nyo lang po yan. Ganito po siguro ang itsura nung sa inyo. Ganito ang itsura ng Binance Lite. Okay, baka ganyan ang itsura nung sa inyo. Ang gagawin nyo lang po, sige, click ulit natin. Then, i-uncheck nyo lang po yan, mga protambay. Uncheck natin. Para maging Binance Pro. Ngayon po, pag Binance Pro na, so magkatulad na po tayo ng Binance Mobile Apps. Ngayon, meron din pong dark team tsaka white team. Dito po, makikita po natin sa taas yung parang moon. Pag click po natin yan, magiging dark team yan. Yan, click natin, no? Then, pag ayaw nyo naman maging dark team, click nyo lang po ulit yung sun. Okay? White na. Okay? Back tayo mga protambay. Kapag natapos nyo po yung step by step, congratulations po, meron na po kayong Binance account. At meron na rin kayong Binance mobile apps. Congratulations po. Bali, explore lang po natin ng onti to para sa mga newbie. Dito po sa baba, makakita po tayo ng home, market, trade, future, at saka wallet. Click lang po muna natin tong wallet. Okay? Dito po sa wallet, ang una nyo makikita yung tinatawag na overview. Ito po, nasa taas. Dito po sa overview, dito po makikita yung pinakakabuuan, yung pinakalaman ng wallet nyo. Dito po sa overview. Then may tinatawag din pong spot wallet. Ito po. Click lang po natin tong spot wallet. Okay, dito po sa spot wallet, mga protambay. Dito po nakalagay ang lahat ng coins nyo. Coins na binili nyo, coins na trinade nyo, or coins na dineposit nyo. Dito po mapupunta sa tinatawag na spot wallet. Dito po, nandito po yung mga coins nyo. Yan. Dito naman sa kabila, yung pinaka-equivalent ng coins na meron ka. Dito po, nakalagay po dyan mga protambay, no? Then, explore lang po natin ng onti mga protambay. Dito po, makakita po tayo dito ng mga numbers. Meron po yung 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Bali, ang tawag po dito is Bitcoin. Okay? Pag ito pong 0, naging 1, ang tawag na po dyan is 1 Bitcoin. Pero itong mga 0 na to, yan, ang tawag po dyan is fraction. Kumbaga sa Tagalog, sentimo. Okay, mga protambay, no? Kaso wala siyang 1, 0 siya, wala siyang 1 Bitcoin. Pero ito, ang basa po dyan is 1,160 Satoshi. Okay? Kumbaga yung sentimo, tinatawag na Satoshi. Ganun po siya, mga protambay. Then dito po, may makikita tayong peso signs. Yan yung pinaka-value, yung pinakalaman ng ating spot wallet. Tapos, ito pong Satoshi na to, nire-represent lang po niya yung pinaka-value ng ating pera sa Satoshi. Yan, kaya may nakalagay dyan mga protambay. Okay mga protambay, ganun lang po. Then, punta ulit tayo sa home. Click natin yung home. Ngayon, nakagawa na po tayo ng account. Meron na tayong Binance account. Then, halimbawa, gusto naman natin magpasok ng pera. Kunyari, gusto natin lagyan ng laman tong Binance account natin. Anong dapat natin gawin? May mga option po. Pwede tayong gumamit ng tinatawag na P2P, yung peer-to-peer option, which is magagamit lang po natin yon kapag verified ang ating account. So, kailangan po talaga ang ating Binance account is verified para magamit po natin yung P2P. Then, may tinatawag din na deposit. Then, click lang po natin tong wallet. Paita ko lang po, no?
Yan, dito sa wallet, may makikita tayong deposit and withdraw. Sample, click lang po natin yung deposit. Okay? Para sa mga newbie na meron naman silang tinatawag na coins.ph, pwede kayo dito mag-deposit ng inyong coins galing sa coins.ph. Pwede kayo dito mag-deposit ng Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, or XRP. For example, si Bitcoin, ang gusto nyo mag-deposit ng Bitcoin galing sa coins.ph, click lang po natin si Bitcoin. Okay? Then, pag clinic nyo si Bitcoin, makakita tayo ng wallet address. Ika-copy nyo lang po yan, then ipipaste nyo sa coins.ph. Eh, paano naman yung mga walang coins.ph? Okay, back tayo ng onte. Pwede naman po kayong mag-deposit dito gamit naman yung inyong credit cards. I-click nyo lang po itong fiat or fiat. Okay? Then, hanapin nyo yung PHP. Okay? Yan. Pag-click nyo po yan, okay, magsa-sign up lang po kayo dito. No? Pag-click nyo yan, para may mga sasagutan lang po kayo dyan para magamit nyo ang inyong credit card. Ngayon, kung wala naman po kayong credit card, then wala rin naman po kayong tinatawag na coins.ph, ang gagamitin po natin is peer-to-peer, yung tinatawag na P2P. Okay? Dahil sa P2P, pwede po tayo dito mag-cash in galing sa ating mga GCash. Okay, mga pro-tambay? Click muna natin itong trade. Then, pag-click natin, itong P2P, no? Click natin. Yan, then nasa P2P na po tayo. Dito po sa P2P, pwede natin magamit yung buy or sell. Tapos dito po sa P2P, ito pong nakikita nyo mga yan, mga seller po yan or mga merchant. Sila po yung mga nagtitinda ng coin na pwedeng tumanggap ng GCash. Okay? Pero hindi na po natin to i-explore gaano. Kasi para sa mga newbie na gusto malaman kung paano ginagamit ang P2P, gumawa na po ako ng separate video para dyan. Check nyo lang po mga pro-tambay, no? Para full detailed. Okay? Back na tayo. Okay mga pro-tambay, no? Kung nasundan nyo ang aking step-by-step, congratulations ulit at meron na po kayong Binance account. At meron na rin po kayong Binance mobile apps. At dahil nag-sign na po kayo sa aking referral link, meron na po kayong lifetime 20% discount off sa lahat ng inyong transaction fee and lahat ng inyong trading fee. Kumbaga, makakatipid na po kayo. Ngayon mga pro-tambay, kung meron kayong kaibigan na nagtatanong paano ba gumawa ng Binance account, pwede nyo pong i-share tong video na to. Okay mga pro-tambay, no? Pag natapos yung tong video na to, natapos na, yung pinakita ko kanina na umpisang-umpisa, yun ang gagawin nyo. Yung i-click nyo yung referral link ko na nasa description ng video na to. Okay, maglalagay po ako ng referral link ng aking Binance dyan sa video description natin. Ito pong video, lalagyan ko po ng referral link para magamit nyo po yung pinaka 20% discount pag nag-sign up po kayo. Okay mga pro-tambay, no? Para sa mga baguhan, para sa mga newbie na hindi marunong mag-trade, like and subscribe lang po kayo. Gumawa na po ako ng mga ibang video kung paano po mag-trade, paano gamitin yung mga options ng Binance, kung paano po yan. Subscribe lang po kayo, then watch nyo lang po yung aking mga video. Then mag-upload pa po tayo ng mga marami pang video about sa trading and sa cryptocurrency. Okay mga pro-tambay, welcome po sa cryptocurrency and congratulations, meron na po kayong Binance account. Niwe-welcome ko po kayo. Again, ako po si RoboCoins ng Stock Tambay ay bumabati ng maligayang bati dahil nakapag-isip po kayo na magbukas or pumasok sa mundo ng cryptocurrency. Okay, andito po ako para turuan kayo ng mga basic knowledge about sa lahat ng cryptocurrency. Okay mga pro-tambay, no? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po itong video na to. Then, good luck! Okay? Welcome sa cryptocurrency!